Yo, my name is CJ Lane, and you're watching PH Bucket. Yo, what's up mga brody? This is PH Bucket. Tatlong buwan na ang nakakalipas nang mapag-usapan natin ang mga big man na nasayang para sa Philippine basketball. Madami-dami din kasi ako nakitang nag-comment na magkaroon naman daw ng part 2. Kaya heto, sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang part 2 ng mga nasayang na big man ng Pilipinas. Pero bago nga ang lahat, please like and subscribe and hit notification bell button para mas marami pa kayong mapanood na ganito mga video. Bago tayo magsimula, paalala lang mga brody ha. Hindi ko pinaparating sa video na ito na basta matangkad ka ay dapat mag-basketball ka. Hindi po ganun mga brody. Tanging mga basketball player lang ang pag-uusapan natin dito. Kaya let's go! Ang una mga brody ay si Zamige Eman, isang 6'9 former center ng Alaska Aces. Bago mapunta sa PBA si Eman, ayon sa kanya, siya ay late nang natuto maglaro ng basketball. Pero si Eman ay nadiskubre na magkaroon ng Cebuana Luwelier tryouts ng bayan sa kanilang bayan sa Davao. Kaya dito unang napansin ng matangkad na si Zamige Eman. Ayon noon sa mga coaches, si Eman ay agresibo, mabilis, malakas sa rebound at talagang malaki daw ang potensyal nitong si Eman. Proper training lang daw ang kailangan nito at talagang mas lalong lalakas pa ang player na to. Kaya dahil nga sa exposure na nakuha niya sa event na yun, ay agad naman siyang napansin ng mga eskwelahan sa Maynila. Isa na nga dyan ang Jose Rizal University. Hindi umayon sa plano ni Eman ang nangyari sa kanyang basketball career sa JRU dahil dalawang beses lang daw ito nakapaglaro dito. Kaya dito, nagdesisyon na lang si Eman na muling bumalik sa kanyang hometown at dito na lang ipagpatuloy ang paglalaro ng basketball. Tinapos ni Eman ang kanyang college career sa University of Mindanao. Sa loob ng 3 taon, dito na siya nag-decide na pumasok sa pambansang liga ng Pilipinas, ang PBA. Malaking nai-expectation ng mga fans at maging ang mga PBA fans noon kay Eman. Kaya na madrop na si Eman sa PBA noong 2007, pang round 1 second overall pick siya noon, selected by Magnolia Beverage Masters. Sa rookie season niya ay nag-average si Eman ng 4.4 points per game, 3 rebounds per game sa loob lamang yan ng 10 minutes per game. Para sa akin, hindi na mas mahal ba? Para sa rookie na may mababang minuto. Pero after nga niya matrade sa SMB, sa dalawang season niya, dito ay nag-average lang siya ng 1.5 points per game at 1.2 rebounds per game with 7 minutes per game. Ang laki ng ibinaba, no? Pero ang lalim kasi ng frontcourt ng SMB that time na merong Dorian Peña, Daniel Defonso at Mark Fingris. Pero at least nakapag-champion naman siya ng dalawang beses dito sa SMB. Na-trade muli si Zamige papuntang Alaska Aces. Umasa ang mga fans na dito na niya mailalabas ang kanyang potential. Pero sa loob ng 6 na taon, wala pa ding nangyari mga brody. Kaya sa taong 2016, dito na nagtapos ang PBA career ni Zamige Eman. Ang sumunod naman ay si Arnold Van Opstal, isang 6'9 center noon ng Gilas Cadets bago pa si Isaac Ko, Justin Balsar at iba pa. Si Arnold ay isang Filipino-German. Dito na nga sa Pilipinas ito lumaki. Naniraan lang ng ilang taon sa abroad, then bumalik na sa Pilipinas nang pumanaw na ang kanyang tatay. Naglaro si Avo sa De La Salle Sobel High School. At sa La Salle na nga din ito nagkolehiyo para naman sa Green Archers. Naging parte din ito ng kampyonato ng De La Salle noong 2013. Kaya nga lang, dahil sa kanyang natamong injury, di na nga nito kinayanan tapusin ang kanyang UAAP career. Kaya nagpagaling muna ito hanggang makabalik na siya muli sa paglalaro ng basketball. Pero this time, sa mas mabigat na liga na siya sa sabak. Dahil nag-decide na si Avo na sumabak na sa 2016 PBA draft. Tapos bago pa dumating ang PBA draft, lumaro muna ito para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia 2016 Challenge. Nang madrop na si Avo sa PBA, napasama ito sa special draft na kung tawagin ay Gilas Draft. Noon, ang Gilas Draft pwede kang lumaro sa iyong mother team pero once na kailanganin ng national team ang iyong serbisyo, anytime ka pwedeng kuhain ng Gilas. Madami ang nag-expect na baka si Arnold Van Opstal na ang pwedeng pumigil noon sa papausbong na karir ni Junmar Fajardo. 6'10 vs 6'9 na athletic player at masasabi din naman talaga na may potential. Talaga namang kaabang-abang ang match-up na yun, di ba?
Kaya nga lang, imbis na kalabanin ng SMB, kinampi ng SMB ang 6'9 center na si Avo. So, sa madaling salita, backup center ang kalalagyan ni Avo, di ba? Sino bang big man ang nag-shine sa anino ni Junmar? Si Sistan nga, hirap na hirap makapagpasikat nung ginawa siyang backup center ni Junmar, di ba? Tapos, parang ginawa pa nga nilang katatawanan dito si Avo, hanggang mawala na ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Paano ba naman, 10 games lang ang inilaro nito with 5 minutes per game of playing time. After ng stint sa SMB, na-trade naman ito sa illegal na paraan papuntang Globalport Batang Pier. Sa rules kasi ng special draft, bawal silang itrade sa loob ng 2 taon. Kaya muling umasa ang mga fans na dito na nga mababawi ni Avo ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa tulong pa ng DLSU coach na si Coach Pumaren. Pero mukhang maalat ang basketball career nitong si Avo. Dahil nagsisimula pa lang muli itong bumangon, agad naman siyang ibinagsak dahil sa natamong injury. At di na nga muli itong nakapaglaro sa PBA after ng natamong injury. Sayang no? Ang bata pa naman ito mga brody. 29 pa lang to ngayon. Nasa prime na sana siya ng kanyang career. Pero wala eh. Pag injury talaga ang tumira sa'yo, mahirap kalaban yan. At ang panghuli, eto, minsan na natin itong pinag-usapan. Pero kasama kasi siya sa ating listahan. Way back 2003, mayroong 14 years old na may malaking potential sa paglalaro ng basketball. Tapos samahan pa ng tangkad. Kaya dito agad napansin ang kababayan nating si Gian Chu ng isang NBA team na Golden State Warriors sa edad na 14 lamang mga brody. Hanap diba? Dinaig pa si Kai Soto. At dahil mas gustong mabigyan ng exposure ng Golden State si Gian Chu at masanay sa mas magagaling at mas malalakas na kalaban, nirekomenda ng scout si Gian sa isa niyang kaibigan na assistant coach sa Amerika na mula sa Desert Christian Academy. Pero baka nga dahil sa sobrang bata pa ni Gian noong mga panahong yun para umalis ng Pinas at manirahan sa Amerika ng walang kasamang magulang, hinintay muna ng kampo ni Gian na si Gian ay makatungtong sa tamang edad. Kaya bago umalis ng Pilipinas si Gian, naglaro muna ito para sa Ateneo Blue Eaglets. Dito, dinodomina ni Gian ang ilalim sa UAAP Juniors. Lalo na't bibihira pa talaga sa high school ang ganyang katangkad na 6'8 noong mga panahong yan. After nga ng junior season ni Gian sa Ateneo, lumipad na nga ito sa Amerika para tanggapin ng alok na scholarship at paglalaro mula sa Desert Christian Academy. Mukha naman naging consistent ang pagpapakitang gilas ni Gian sa Amerika, despite na sa Pilipinas lang siya lumaki at natutong maglaro ng basketball. Pero pinatunayan niya sa Golden State Warriors na naka-scout sa kanya na hindi sila nagkamali sa kanya. Dahil nag-average lang naman si Gian sa final year niya sa Desert Christian Academy na ang 16.6 points per game, 11.7 rebounds, 1.3 blocks per game at mayroon siyang 52% mula sa field. Tapos hindi pa bababa sa 20 puntos ang nagawa niya sa 8 games sa 24 total games niya. Ang pinakamagandang laro ni Gian na magtala siya ng 29 points para matulungan tambakan ng eskwelahan nila ang Bloomington Christian. Dahil nga dyan, napasama si Gian sa All-Conference Second Team at hindi nga lang sa hardcourt magaling si Gian dahil magaling din ito sa academics. Nagawa rin nga din ito ng World Quest Academic Team dahil sa pagiging A student ito sa kanilang paaralan. Sa maingay na pangalan ni Gian sa kanilang eskwelahan at maging sa high school basketball sa Amerika, nagawa siyang may balita sa isang TV news sa Amerika. Our Carl's Jr. Star of the Week was first noticed in the Philippines by a scout from the Golden State Warriors. You see, Gian Chu is hard to miss. Kate Longworth reports our Star of the Week stands out in size, athletic skill, and academics. His high school basketball coach has coined him the gentle giant. And at 6'7", it's easy to see Gian Chu has lived up to his name. Gian has just got a good personality, very soft in his nature. And you know, you try to get him fired up and mean, but that's just not in him. Were you always the tallest kid in class? I used to be in the middle of the class, second grade. Then third grade, I was tallest in class. The senior looks at home on the basketball court as he leads the first place conquerors in scoring. Gian's done a tremendous job for us. But the reality is, Chu is far from home. 2 years ago, the 18-year-old left his family in the Philippines to attend Desert Christian. I used to blame my parents everything. I learned to be an individual, to grow up on my own, manage my time, and just work on who
I'm supposed to be. What's been your favorite thing about America the last 2 years? School, friends, and basketball. And probably in that order. Not only does Chu want to earn a basketball scholarship to a Division I or II school, but he also wants a solid education. It's kind of a dream of mine to be a doctor, to help other people, and for me to get into a good college. His grades are more important to him, which I totally support. But he still works super hard out here on the basketball court, which is a reflection of how hard he works in his academics. All the hard work all my teammates put in, day out, is what actually makes it more worthwhile. It's a dream come true. Gian lives with a teammate and their family. The Golden State Warriors coach who noticed him in the Philippines is friends with an assistant at Desert Christian, wow. Vern Vexo. He said, hey, I can bring you over here, get you a good education, get you to play some basketball, and he's made the most out of that opportunity. Well, his parents. After na magandang karir ni Gian sa high school, ang daming naging interesado ng mga NCAA Division I school sa ating kababayan. Pero mas pinili ni Gian na mag-commit sa isang Division III. Dahil kung naaalala niyo ang sinabi ni Gian sa balita, pangarap daw nito maging doktor at noon pa man focus din daw talaga siya sa pag-aaral. Dahil alam niyang pag sa Division I school siya naglaro, siguradong puro basketball na lang ang magagawa niya kaysa mag-aral. Kaya pagtungtong ni Gia ng college sa unang taon niya noong 2007 para sa Oberlin College na isang Division III, nabigyan naman ito ng mahabang minuto. At naglaro ito ng 25 games sa 26 game na kabuuan ng liga. Tapos 17 pa dito ang starter siya. Nag-a-average si Gian sa rookie season niya ng 5.4 points per game, 2.3 rebounds per game sa loob ng 19 minutes per game. Maganda naman yung minuto na ibinigay ng team kay Gian. Pero mukhang hindi niya naibigay yung pangangailangan ng team, especially sa rebounding. Sa loob kasi ng 19 minutes niyang paglalaro sa loob ng court, meron lang siyang 2 rebounds per game. Ang baba noon para sa isang 6'10 center, di ba? Ang pinakamaganda lang ni Gian na nilaro dyan, na magtala siya ng 15 points, 6 rebounds kontra Kenyon College. Sa sophomore season naman ni Gian, dito, unti-unti nang humihina sa paglalaro ng basketball si Gian. Dahil 6 games na lang ang inilaro ni Gian, tapos bali-balita na ilang beses pa siyang nagtamo ng mga injuries. Katulad na lang ng ankle injury. Dito, mas pinabagal ng mga injury si Gian sa paglalaro ng basketball. At sa taong 2009 hanggang 2012, wala na nga tayong nakitang Gian Chu sa NCAA Division III. At nang makagraduate na si Gian ng college, dito muling umuwi ng Pilipinas si Gian para sumabak sa 2012 PBA draft, kung saan nakuha siya ng BMIG sa round 2, 27th pick overall. Ang layo sa expectation ng karamihan ng mga panahon na yun, from NBA prospect to second rounder sa PBA. Grabe diba? Napaganda naman ang binagsakan na team ni Gian dahil napasama siya sa isa sa mga namamayagpag na team noon sa PBA sa pangunguna ni Coach Tim Cone. Napasama pa nga si Gian sa pagiging Grand Slam ng Sanmig noong 2013 sa Governor's Cup. After hindi mabigyan ng playing time sa Sanmig, nalipat si Gian para sa Barao Bulls. Pero sa pagkakaalam ko mga brody, hindi rin ito nabigyan dito ng pagkakataon makapagpakitang gilas. At after nga nun, wala na nga tayong naging balita pa sa minsan naging future NBA player para sa Pilipinas. Pero nakaraang taon lang, muling may Gian Chu tayong nabalitaan. Marahil lang iba sa inyo nabalitaan na to. Dahil naging isa ng ganap ng doktor si Gian mga brody. Kung naalala niyo ang sinabi niya sa balita, napangarap daw niya maging doktor. Siguro, doktor talaga ang first option niya at second option lang ang basketball. Kaya hindi na din siya siguro nagpatuloy pa sa pagbabasketball kahit sa edad na 24-25 pa lang, nilisan na niya agad ang mundo ng basketball. Yun. Sila nga ang mga nasayang na higante ng Pilipinas Part 2. May isang hindi nag-shine ng laro, meron namang hindi sinang-ayunan ng tadhana, at meron namang hindi priority ang basketball. Patunay lang na hindi porke malaki ka, future superstar ka kaagad sa Philippine basketball. Pero in the end, masasabi pa din natin na sayang, no? Kaya abangan na lang natin siguro kung magkakaroon din sila ng Malakai Soto katulad ni Irvin Soto. Please like the video mga brody kung gusto nyo pa ng part 3. At pakalagyan follow na din ako sa mga social media account na nakalagay yan sa description sa ibaba. This is Peach Bucket. Thanks for watching mga brody. I'm out.